Hey guys, welcome sa isang episode ng GearHead PH. In today's video, papakita ko sa inyo yung bago nating ride. So, let's go! So nandito na tayo ngayon sa loob ng Nissan Sentra 1993 model, yung ECCS version, yung FI. Alright guys, so pupunta tayo ngayon sa Rojas Boulevard para i-share ko sa inyo yung specs and yung mga nangyari din about dito sa kotse na to. So, let's go! Guys, so this is my 1993 Nissan Sentra ECCS version. Ito yung EFI version nitong model na to. Sobrang unexpected tong kotse na to kasi nga at first wala pa talaga akong balak bumili ng sasakyan kasi nga syempre magastos, tapos wala pa tayong talagang sariling parking. Itong Sentra na to, nabili natin sa marketplace. Malapit lang din sa bahay namin yung seller nito. At nakuha natin siya for 41,000. Doon sa presyo na yun, para ka lang bumili ng motor. Ang plano ko talaga dito is gawin siyang buy and sell. Noong nakita ko yung price at parang feeling ko potential na pwede natin i-buy and sell. So, yun nga. Doon na nag-start yung ating parang struggle when it comes to buying a second hand car, lalo na yung mga gantong edad na kotse na halos magte 30 years old na. First time ko siyang dinala sa Maynila, doon din yung time na natirikan ako kasi alam mo naman sobrang na-excite kasi syempre bagong wheels. Hindi ko muna siya chinek talaga ng gusto bago ko siya daling dito sa city. And yun na nga, palyado pala yung mga sensors niya, tapos yung electricals, balibaligtad yung wirings. And yun, awa naman ng Diyos, hindi naman ako na tow. Tumirek, muntikan ng mato, pero nakauwi naman kahit pa paano. After that incident, hindi ko na siya muna ginamit. So nag-research tayo sa YouTube, sa Google kung ano yung mga kailangan natin palit ng parts, and eventually nakahanap naman tayo ng parts galing sa Facebook ng mga katay na marami kasing katay na Sentras na ganito, and common problem din pala yun sa mga gantong sasakyan. And yun, sa tulong ng Google at ng YouTube na napatino naman natin itong kotse na to. So mamaya i-breakdown ko sa inyo yung mga pinalitan nating parts. Dito na tayo ngayon sa Rojas Boulevard guys. So kita nyo naman, yan, dami nakabike dito sa Sunday nga. And yun o, dami nila nagbabike. So
stop muna tayo dito sa may bandang ano, Manila Hotel, para matour, makita natin yung full spec nitong kotse na to. So let's go. Start na tayo sa pag-review dito sa kotse na to. Alright, so so yan, original color nyo to guys, kulay red, and mapapansin nyo yung hood nya, sobrang daming masilya kasi ayan, puro crack na yung pintura. So red. Dilan natin yung makina. Ha. 1.6 liter na twin cam. Engine nito is GA16DE. Ito yung EFI version. Ayan, CCS. Meron dalawang type nito, yung carb type, yung LEC, yung carb type, and ito naman yung EFI. So for 40,000 okay naman siya. Siyempre marami na tayong pinalitan dito, so isa-isay natin. Balik tayo dito sa engine bay. First na pinalitan natin is yung IACV. Ayan, yung IACV nya kasi putol itong idle up, and yun, nagdolo ko yung RPM nito nung kinuha natin, taas baba, and yun, nung napalitan ko to, tapos sinabay na natin din yung linis ng servo, ng throttle body. Nilinisan natin siya using carb cleaner. Pinalitan din natin yung MAV sensor kasi yung dating mass airflow sensor nito ininang na lang nung dating owner. Pumapalya kasi yung makina. Nakahanap tayo ng second hand sa Facebook Marketplace din. Next, ito namang TPS. Ayan, yung TPS nya pinalitan din natin kasi nakahinang na rin yung luma nito. Papakita ko sa inyo yung luma nito, yung dalawa. So ito pinalitan din natin, tapos swerte natin kasi dun sa pinagbilhan ko ng TPS, nakakuha din tayo ng mga plugs. Ito, plugs ng mga to. Kasi yung sa dating owner, rekta na yan, hinang, wala nang plug. Napalitan na din natin yung ignition coils. Ang 250 lang nakuha natin dito guys, itong set na 4 set na yan, yung 4 na yan, 250 lang. Tapos nagpalit din tayo ng PCV valve, pati hose. Ayan. Kasi ipit na yung hose ng sa sobrang kalumaan na siguro, para iwas ano na rin sa leak. Nagpalit na rin pala tayo ng engine temp sensor, ayan, ECT. Tapos sinabay ko na rin dyan yung thermostat. Ayan dito. Ito. Hindi lang siya masyadong kita. Ayan. Thermostat, bago na. Nung nakuha natin to, nakarekta yung radiator fan niya. So every time na mag-i-start ka, automatic iikot, umiikot agad yung radiator fan, which is hindi dapat ganun. So ginawa natin ang paraan, nag-rewire tayo dun para mag-automatic ulit yung radiator fan. Tapos ginawa rin natin yung, so sinabay na rin natin yung pag lilinis ng radiator, at yun nga, palit ng thermostat. Tapos lahat din pala ng belts natin guys, pinalitan na rin natin yung lahat ng belts. Yung tatlong belt yan, sa compressor, sa alternator, tsaka dun sa ano, power steering. So far wala naman, di pa naman tayo na overheat dito kasi naagapan na natin agad yung problema. Tapos yung sa radiator fan, ito bumigay itong isang fan. So ito, replacement na to. Galing dito sa marketplace.
pinakamagastos na nabalitan natin dito is yung clutch. Yung clutch na yan ang pinaka masakit sa bulsa na pinalitan natin. After natin mapalitan yung IACV, yung MAV sensor, tsaka yung TPS, medyo umukay na yung takbo nito, pero yun nga, ang nangyari is nag-i-sliding siya. So nagre-rev ka revolution, pero hindi yung nagre-response yung kotse. So sliding siya. Siyempre pag magpapalit ka ng clutch, mas okay na na lahat palitan mo para wala nang back jump. So siya, at saka original din lahat ng bili natin sa Nisway sa may Pasig. Just ito yung interiors nitong Nissan Sentra na ECCS. So all power siya, guys. Power window, power locks. Tapos automatic lock din siya kapag nag 20 kilometers ka na, and then power steering. Tapos meron kahit pa meron din siyang aircon. Ayun. May heater din siya. Gumagana pa tong heater na to. Aircon niya dito sa unit na to okay lang, kasi medyo may medyo palyado na yung compressor niya, mahina na yung bomba. Tapos dito sa fan natin 2 at 4 lang yung nagana, kasi siguro kailangan palitan yung resistor block din sa may blower. Tapos ayun, medyo okay naman yung interior niya. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo presentable pa naman. So ayan. Tapos dito sa dashboard, okay naman yung dashboard niya. Liban lang, except lang dito sa center panel natin, ayan, ano na, piyak na. So ito, ano lang siya, nilagyan na lang natin ng duct tape. Medyo mahirap kasing makahanap ng ganito sa Katayan, tapos medyo mahal din yung price niya. Nagre-range siya sa 2,000 to 2,500, mga ganun yung presyuhan niya. And then tapos itong handbrake pala, guys. Yung una hindi yung gumagana. Tapos syempre nag-search lang tayo sa YouTube paano mag-adjust. Buti na lang kailangan lang i-adjust yung sa may gap nung para kumagat yung brake shoe. Sound system okay naman, pero pag nilakasan mo, sabog na yung tunog. Sa presyo niyang 40,000, 41,000, wala ka nang ini-expect na ibang ano eh, na features. Yun na yun eh. Para sa akin, worth it na yung 40,000 mo para sa ganitong kotse. So yun nga lang. At kailangan mo talaga siyang, marami talaga siyang gagawin. Ayan. Bali, ito yung TPS na sinasabi ko. Ayan, hinang. Ano na siya? Rekta na, nakahinang. Wala nang sakit. Tapos ito naman yung IACV. Ayan. So, kung papansin nyo, putol yung idle up niya. Yung sa floater, nung floater nitong gauge, fuel floater, kasi hindi gumagana yan, guys, nung kinuha natin to. So, yun, guys, no? Ito yung pinalitan nating pyesa. Ito yung sa radiator fan, tapos ito yung dalawang ano natin, yung pinalitan nating clutch, this clutch lining, tsaka ito yung pressure plate. So yun, tapos ito yung MAV sensor. Kita nyo, rekta na siya, guys, tapos open na yun dito sa may chip. So kailangan na talagang palitan. Tapos meron tayong na hanap na fuel floater. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito lang yung kinuha ko. Pero pinili ko na isang set kasi inalok lang sa akin ng mura. So kinuha ko na para in case may masira ulit dun sa ano natin, meron tayong reserba. So sa availability ng parts, wala kang, wala, hindi naman siya mahirap hanapan ng pyesa kasi
marami yun niya, marami nga nagkakatay nitong ganitong kotse kasi number one, sobrang baba ng resale value nito. Sobrang hirap niyang mas kikita ka kung ipa-parts out mo to. And yun, so sa parts wala kang problema. Mahanap, may mahanap at mahanap ka. Kung meron kang ganito, advice ko na kung meron kang Sentra na B13, mas okay kung sumali ka sa mga group pages ng or clubs ng Sentra kasi doon marami kang matututunan about dito sa kotse na to. Tapos marami din nag-ano din ng mga parts sa na ano, kung may kailangan ka parts para sa kotse mo, sa B13 mo. So marami doon. So maraming makakatulong sa iyo doon sa mga Facebook pages ng Sentra. So that's it guys. This is my 1993 Nissan Sentra ECCS at for sale pa rin siya guys kasi meron pa tayong upcoming na bagong addition dito sa GearHead PH sa channel natin. So stay tuned kasi share ko rin sa inyo yun. And meron pa tayong ano, hindi ko pa na share sa inyo yung bago nating daily na motor. So yun nga, matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Halos 6 months nang walang ano yung channel natin. So yun nga, nakabalik tayo ngayon. Sana magtuloy-tuloy, hopefully. And yun nga, so that is it guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, give it a thumbs up. Kung di pa kayo subscriber, please consider subscribing and hit nyo na rin yung notification bell. So that is it for me for today. See you next time.